Panalo. Ang saya, di ba? Yan ang nature state ng babae. Mang-entertain o magpasaya ng lalaki. Dahil gaya nga ng sinasabi sa inyo palagi, ang mga babae, kaya sila nandirito sa mundo ay para samahan ang kalalakihan o pasayahin ang mga kalalakihan. Of course, bigyan ng anak na anak na contribution naman nila sa society. Okay, kumbaga, isa sa mga contribution nila ay yung mag-anak at syempre, isa pa dyan ay yung magiging magandang buhay, kondisyon, health o kung ano man yung magagawa nila sa partner nilang lalaki. Okay? Pero again, gaya ng sinasabi ko sa inyo, palagi, okay? Ang mga kababaihan ay ang follower. Okay? Kumbaga, sila ang tagasunod. Kumbaga, sila ang mas inferior. At isa sa mga trabaho nila dito sa mundo ay ang magawa nga na sabihin na natin nga mapanatili na ang mga kalalakihan ay naka-focus sa trabaho nito, naka-focus sa purpose nito. Ang kanilang mga pag-iisip ay palaging sabihin na natin tama, okay? Kumbaga palaging sane, okay? Kumbaga isa sila sa mga sabihin na natin mga dapat nagki-keep ng sanity ng isang lalaki. Pero hindi natin maialis na maraming mga kababaihan dyan na ang naidudulot pa nga sa mga kalalakihan ay actually yung kabaligtaran, which is yung insanity. Na sa totoo lang, mga G, ang pwede natin sisihin sa bagay na yan ay yung lalaki din mismo dahil sa mga mali niyang desisyon. Dahil gaya ng palagi ko sinasabi sa inyo, ang mga kababaihan, kung ano sila mangyayari o kung ano man ang magiging ugali o magiging babae mo, yan ay magiging salamin ng o yan ang salamin ng pagtrato mo sa kanya. Okay? At dito nga sa video na ito kung saan si Sue ay feminine na feminine dahil of course napapalibutan siya ng mga high value male, okay? Hindi lang yung mga player, kasama yung mga boss, kasama yung mga nanonood, kasama yung mga celebrity doon, okay? Kumbaga, dahil sa dami ng mga kalalakihan doon na gusto niya syempre na makuha yung mga validation nito, siya ay nag-perform ng, you know, paro-paro G, the sexy way or also funny way. Okay, dahil mukhang nagpapatawa rin naman siya. Okay, dahil trabaho din naman niya yan. Okay, syempre, gagawin din niya yung dapat niyang gawin kaya siya nagsayaw ng ganyan. Hindi rin natin pwedeng tanggalin yun. Alam din natin na ang personality nito ay medyo ganyan nga, patawa. Okay? So, maaaring ginawa rin niya yun para doon. Pero hindi natin pwedeng tanggalin ang katotohanan na isa sa mga rason kung bakit nagsasayaw o nagpasaya o sabihin na natin humataw ng ganyan itong si Sue Ramirez ay dahil of course, puro lalaki ang sabihin natin nakapalibot sa kanya. Mas namang ang kalalakihan sa loob ng isang basketball court. Of course naman. Obvious na puro kalalakihan na nandiyan dyan. Lalo na sabihin na natin ganyang klaseng event. Okay? May artista, may politician, may mga CEO, may mga bosses, okay? May mga atleta, okay? May mga modelo, may mga sabihin na natin mga hindi kilalang tao pero mga attractive na tao na nandiyan dyan. Okay? Kaya lahat ng mga kababaihan dyan ay nagwet-wet. Shout out YouTube, bahala na kayo dyan. Wet-wet sa palms, okay? Wet-wet sa pee, okay? Sa ano nila, sa kanilang mga palm, okay? So, yeah, sila ay sabihin na natin ganado nga sa loob ng basketball court na yan o ng event na yan. Nagaya nga na sinabi ko sa inyo, noon pa, o lagi kong sinasabi sa inyo, ang mga babae ay sadyang nilikha para sa mga kalalakihan. Paano pa kung napapalibutan ka ng mga successful na lalaki, mga gwapo na lalaki, mga attractive na lalaki, mga high value na lalaki, di ba, ng mga alpha male dun sa isang lugar na yon. Okay, na minsan lang, o sabi natin palagi man niya na nararanasan yan. Pero syempre, hindi all the time na sabihin natin super power o napakaraming katulad nung nandito sa event na ito ang dadanasin niya o ang makakasalamuhan niya. Okay, tandaan nyo, maraming magandang babae sa mundo pero kukunti lang ang mga successful na lalaki. Okay, kaya itong kwarto na ito, itong lugar na ito kung saan nandun si
Jesus Ramirez at ang iba pang mga kababaihan. Para sa kanila, ang kwarto na ito ay napakabango. Okay? Amoy lollipop. Okay? Ano na sila? Chupa chups na chupa chups na sila. O, shout out YouTube. Siguro naman, ang chupa chups. Kung mali man ako sa pronunciation ko, bahala na kayo mag-correct. Okay? Pero yung chupa chups, yun yung lollipop. Alam na ng karamihan yan. Okay? Lumalollipop. Okay? So, kain na kain na sila. O, lollipop na sila. Kasi nga, syempre, maraming flavors eh. But ibang klaseng flavors. Kaya ganyan ang mga kababayan sa loob niyan. At si Su Ramirez, sa mga oras na ito, syempre, nag-aabol ng validation niyan. Ganun ba ako kaganda? Ako ba ang best dito? Mahuwa ko ba yung atensyon ni Asi Taulaba? Mahuwa ko ba yung atensyon ni Atoy ko? Kunin kaya yung number ko, yung pangalan ko mamaya ni ano, ni, sino ba to? Hindi nga kasi nun masyado nanonood ng PBA, pero I support the PBA. Okay, the Philippine Basketball Association. Okay, pero hindi na ako masyado nakakasunod. Actually, hindi na ako talaga nakakapanood ng mga kung ano ng mga videos sa mga times na ito. Pero, yeah, kung sabihin natin ano, gusto nyo makuha yung attention ni Bunel Balingi, old school. Naulang old school. Pero marami pa rin naman akong alam ngayon. Okay, marami pa rin naman akong alam ng mga player ngayon. Di ba? Na pwede natin gawing example. Pero yun nga, baka gusto nyo makuha yung mga attention ng mga PBA player na yun. Diba? Gusto nyo makuha yung validation. Kilalanin ba ako ni ganito? Diba? So, and nature ng babae. Diba? Siyempre, lambot na lambot siya doon. Diba? Sa loob ng stadium na yun. Dahil siyempre, puro mga high value mail yun. Parang ikaw, diba? Napunta ka sa isang event ng mga kababaihan kung saan punong-puno ng mga malulupit na babae. Okay, punong-puno ng mga high value na babae, punong-puno ng mga babae na mga tipo mo o mga minsan mo lang makakasalamuha. Ganon yung experience ng babae na mga yan, no? Ni Su Ramirez sa mga oras na yan. But, sino ba siya? Artista lang naman siya. Someday tatanda siya, someday kukulubot siya. So kahit na artista pa siya o successful siya, hindi pa rin niya magagamit yung success niya para pang-attract ng lalaki someday. Kasi ang tunay na pang-attract ng isang babae sa lalaki ay yung looks niya. Pang-attract. Okay, dahil paano kita kikilanin? Paano ko alamin ang cellphone number mo? Iyayin kita lumabas kung di mo naman ako ma-attract sa looks mo. So, napaka-importante ng looks ng babae pagdating sa pang-attract. Pero kung kilala na kita at okay yung personality mo, then maybe. Okay, still maybe. Mababa pa rin yung chance. Okay? Hindi ka tulad ng may looks ka pa din. So, kung mawawala na yung looks na yun, then, malamang, hindi na siya katulad nung noon, hindi na, pati yung treatment sa kanya ng mga tao, di ba? Parang, di ba, naman sila Rosana Roses, di ba, sila Aramina, puro bold star, di ba? Talagang bold yung ginamit, di ba? I mean, mga sexy star, mga bomba star. Okay, shoutout kay Aramina, shoutout kay Rosana Roses, okay, shoutout sa mga napatangkad na mga kababaihan na yan. Pero ang ibig sabihin ko, ay, baka magalit na naman sa atin ibang mga ano dyan. Sabihin, nagtuturo na naman tayo ng kabulustugan. Okay. But anyway, gaya nga ng sinabi ko kanina, pagka dumating ang time na tumanda na siya, since babae siya, then hindi na siya ganun ka-powerful, hindi na siya ganun ka-attractive. Hindi katulad ng lalaki, habang tumatanda, habang yumayaman, habang sumisikat, habang tumataas ang status, habang sabihin natin, though nababawasan siya sa looks, kailangan natin tanggapin yun, pero still, marami kami pwedeng ipang-attract dahil lalaki kami. Okay, so hindi kapawasan sa amin yun. So, sino ba siya? Su Ramirez lang naman siya, artista lang naman siya. Napapalibutan siya ng mga bilyonaryo doon, mga milyonaryo doon, mga gwapong lalaki doon, mga master niya doon, no? Di ba? Parang bukake yan, di ba? Bukake. Okay, bukake. Okay, so saan yan? Sa shoutout YouTube, okay? Sa ano yan, sa yung mga magazine, di ba, na galing ng New Zealand, okay, book ake, okay, mga kasi dami nilaki sa loob eh, okay, ang daming nakatutok na sandata sa kanya doon, okay, so mga malaki sa kanyan, kaya nga sino ba siya, di ba, babae lang siya, pero ikaw, since ikaw yung lalaki, syempre ikaw yung price, okay, tama naman, di ba, kaya mong bumili ng isang stadium, kaya mong bumili ng isang team, kaya mong magtayo ng isang TV network, di ba? Tapos kumuha ka ng mga magandang babae para magtrabaho sa'yo, para pagkakitaan mo, di ba? Malapimp ka na nun, di ba? Lalaki ang gumagawa niya. Okay, kaya sino ba siya? At alam niya yun, aware siya dun sa mga oras na yun, okay? At sa lugar na yun, panigurado,
ang mga nagbibigay sa kanya madalas ng mga attention doon o validation ay yung mga beta male at sin. Okay, marami doon. Okay, kaya tuwan-tuwa siya nung gabi nila. Sobrang tuwa niya dahil sa sobrang yung kagustuhan niya na makuha yung attention ng mga kalalakihan doon o approval o yung validation ng mga kalalakihan doon o makapang-akit nga doon. Ito ngayon ang ginawa niya. Siya ay nagpa-paro-paro G. Paro-paro G. Siya yung nagsayaw ng malupitang sayaw na ganyan. Para lang, of course, ma-enjoy niya ang buong gabi. Dahil para sa kanya, ang mapalibutan ng mga ganyang klaseng lalaki ay isang blessing, which is true. Dahil yan naman talaga ang tunay na rason kung ba't may babae sa mundo para sa mga kalalakihan. Paano pa kung ganyan yung mga lalaki? Kaya nga sabi ko sa inyo, ayusin ninyo ang mga buhay ninyo. Mag-focus kayo sa purpose ninyo. Mag-focus kayo sa grind ninyo. Kung empleyado ko ngayon, ayos lang yan. Mag-ipon ka para mapaghandaan mo yung purpose mo. Okay, sabay mo na yung purpose mo. Okay, mas pag nakita mo na yung purpose mo at kumikita ka na, invest mo yung pera mo sa mga bagay na mas magpapalaki pa ng pera mo. Hanggang sa magtuloy-tuloy at makamit mo ang financial freedom someday. Hanggang sa tumaas ang status mo, umanda ang buhay mo, at mapunta ka sa mga lugar kung saan makakasama mo si Su Ramirez. Kung saan makakakilala ka ng mga ganyang klaseng babae. Okay, dahil kung mananatili ka sa kung anong klaseng buhay meron ka ngayon, then kung sino lang yung mga babae na nandun sa circle mo, yun lang ang makikilala mo. Samantalang ang daming babae dyan na mas makikilala mo pa, daming opportunity dyan na mas makukuha mo pa katulad ng sa trabaho o sa business o sa ika-improve pa ng buhay mo kapag nag-improve ka din sa buhay mo. Kaya dapat tumuto ka sa purpose mo, isabay mo yung grind mo o gumrind ka sa purpose mo, okay? Tapos magpatuloy ka sa self-improvement mo, huwag sa babae. Dahil nga ang babae, kapag ka ang lalaki ay successful, may mataas na status, maayos ang looks at merong game, tapos sabihin na natin may nagmamatch pa na personality, G, maniwala ka sa akin, ang babae ay lalapit at lalapit at maaakit at maaakit sa lalaki na ito. Okay, dahil ang isang lalaki na naghahabol sa babae ay siguradong mauubusan ng salapi. Ngunit ang lalaki na naghahabol sa salapi ay siguradong kahit kailan, G, hindi mauubusan ng babae. Kaya G, stay safe.